Bago magsimula itong video na ito, pare ko, may tanong muna ako sa'yo. Hanggang saan naabot ang 4,000 to 5,000 pesos mo? Yan ang tanong na maaaring masagot ng phone na to. Dahil sa 4,000 to 5,000 pesos mo, maaari ka na magkaroon ng 5G phone na merong Dimensity 700 CPU na super okay and capable for gaming, super sulit sa MLBB, CODM, Genshin Impact, and also Pokemon Unite. At hindi pa yan, dahil meron na siyang supported na high refresh rate up to 90 freaking hertz. Okay, so yun yung phone na pag-uusapan natin. Wait lang, pause muna saglit. Meron nga ba talagang gantong phone? Yes, kabare ko. At yung phone na yan ay ang TCL R25G. Ang problema nga lang, kabare ko, medyo mahirap-hirap ito hanapin ngayon sa market dahil ubusan yung stocks nito. Dahil sa online like Shopee and Lazada, laging ubusan kapag nag-restock sila nito. Dahil nga mabibili mo lang to sa halagang 4,990 mga kapare ko. Pero ako nabili ko to sa halagang 4,500 and a brand new price. Dito lang yan sa Taytay, nagkalikal lang ng konti sa marketplace. And then yan, nakabili ako nito. Usually nabili ko na to 5 days ago, hindi lang agad natin nagawa ng video. Dahil nagkaroon tayo ng issue pagdating sa akad. Sa dami natin ginagawa, nagtitisis na naman si pare ko. Pero anyway, hindi naman yan yung topic natin ngayon. Ang topic natin is itong TCL R25G na sobrang sulit at syempre sagad na sagad para sa presyo niya. Ngayon, pag-usapan natin kung ano nga bang makukuha mo sa 4K to 5K budget mo. Also, kapare ko, huwag mo i-skip yung video na to dahil may sasabihin ako sa dulo ng part ng video na to na sure na magugustuhan mo at dapat makasali ka doon, okay? Ngayon, kapare ko, puntahan muna natin yung kanyang build quality. Pagpunta sa build quality nito, kapare ko, build na siya ng glass front, plastic frame, and plastic back. Plastic frame and plastic back is okay na rin yan, kapare ko, maganda na rin dahil yung kanyang performance naman yung habol natin dito. Sa left side naman ito, kapare ko, dito natin makikita yung ating SIM card slot na single SIM, nano SIM, or hybrid dual SIM. Pag sinabing hybrid dual SIM, ito ay pwedeng salpakan ng SD card. Sa right side naman, kapare ko, nandito yung power button and volume rack ng phone na to. Sa top side nito, makikita natin yung mic and audio jack. Sa bottom part naman ito, dito natin makikita yung speaker, USB Type-C, and also yung kanyang charging port. Pagdating naman, kapare ko, sa likod ng part ng TCL R20, nandito natin makikita yung kanyang rear-mounted na fingerprint. Wala naman masyadong problema dito. Yung backside din ito, kapare ko, ay matte finish na. Ang ibig sabihin nun, ito ay hindi fingerprint magnet at maganda na maganda at ang sarap hawakan, kapare ko. Okay, dako naman tayo sa kanyang display part. Sa display part nito, kapare ko, siya ay naka-IPS LCD display, 90Hz support, kagaya ng sinabi ko kanina, na merong size sa 6.52 inches. Alam ko siguro may mga tataas yung kilay dahil IPS LCD display lang tong phone na to. Take note lang natin ha, na yung value ng phone na to is 4,000 to 5,000 pesos lang. Ang ibig sabihin niya, kapare ko, sa value na to, sulit na na ito ay IPS LCD display. Unlike sa ibang mga phone na naka-IPS LCD display pa rin, na merong market price, kapare ko, na 8,000 to 10,000 pesos at mababa ang processor. So, itong TCL R20 for me is a good buy if ganito yung presyo niya. Anyway, pagdating naman sa resolution nito, naka 720 by 1600 pixels tayo na merong 269 ppi density. Which is for me ay good pa rin naman dahil nga pag pinag-compare natin yung 720p resolution to 1080p resolution phone, itong dalawang to. By the way, yung isa dyan is naka AMOLED screen na and then ito naman ay IPS LCD display. Tingnan naman ninyo kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Almost the same lang pero mas maliwanag or bright lang talaga yung mga AMOLED screen. And also, kapare ko, medyo okay lang talaga tingnan yung mga 1080p display. Ngayon mga kapare ko, dako naman tayo sa gaming performance ng phone na to. Isa ito sa pinakabentahe ng phone na to na magiging reason or magiging dahilan kung bakit mo siya bibilhin. Kasi nga, ito yung isa sa pinakasulit na gaming phone na pwede mong bilhin. Meron lang naman to, kapare ko, na Dimensity 700 at ito ay partnered with Mali G57 MC2. Napakaganda ng performance ng Dimensity 700, kapare ko. Dahil meron lang naman tong AnTuTu benchmark na 286,530 pero minsan umabot to ng 298 or 99,500 something. So, nag-iiba-iba kasi yung AnTuTu bench score niya every testing ko. So, usually naka-apat na testing ako dito and then ito yung pinaka-last. Pero yung pinakamalaki niya score, kapare ko, ay umabot ng 299,000. Pero kapare ko, sure na hindi ka mabibitin once na maglalaro ka ng mga mabibigat game like Genshin Impact,
CODM, Mobile Legends at kung ano-ano pa mabibigat na game. Ngayon mga kapare ko, check natin sa ating game testing part. Kahin agad natin kapare ko yung Genshin Impact. Pagdating dito, pwede mong malaro yung Genshin Impact at very low settings pa sa kanyang graphics. At pagdating naman sa FPS, kaya na ito ang 30 to 45 FPS. Which is napaganda kapare ko yung tatanungin mo dahil sa 5,000 pesos mo, makakapaglaro ka na ng isa sa pinaka high demanding graphics game ngayon sa market. To be honest kapare ko, nabigla din ako nung kinaya ng phone na to yung Genshin Impact lalo na sa 45 FPS settings niya, which is napakahirap gawin kahit sa mga midrange po nahihirapan to. Ngayon dako naman tayo kapare ko sa ating malapit na MLBB. Sa MLBB kapare ko hanggang high graphics lang siya and also wala pa siyang ultra graphics. And pagdating naman sa refresh rate hanggang high lang din yung possible kasi 90Hz lang naman ito. Doon sa ultra graphics baka malay ninyo mabigyan na ng support ng ating mismong MLBB ang mga may processor na Dimensity 700 pagdating ng panahon. Pero as of now, okay pa rin naman. Okay ang kanyang performance, okay ang kanyang gameplay, okay lang din yung kanyang napoproduce na FPS. Which is ito naman yung mahalaga sa mga game. Hindi mo naman kailangan ng magandang graphics quality kung lag naman or lagging nag-FPS drop yung phone mo, diba? Basta pagdating sa performance sa MLBB, 100% na kaya itong ibigay or i-provide ng TCL R20. Yun yung masasabi ko kapare ko dahil kung ako itatanangin ninyo yung kanyang touch response, napakaganda. Pagdating naman kapare ko sa CODM, wala din ako masabi sa performance ng TCL R25G. Ang problema nga lang pagdating sa kanyang settings, hindi niya pa supported ang ultra graphics or yung max graphics niya at saka yung mataas na FPS settings. Which is ang ibig sabihin nun, hanggang 60 FPS lang din yung kayang i-produce ng phone na to pagdating sa laro na to. Ang maganda dyan kapare ko, supported na rin nga pala ng TCL R25G ang multiple touch up to 10th finger. Kaya sure na sure na magagamit mo to sa CODM. Pero pagdating kapare ko sa gameplay ng ating TCL R25G sa CODM, wala akong masabi sa performance ng device na to. 100% na smooth na smooth. By the way kapare ko, gagawa pa ako ng separate video kagaya ng Tecnofobo 4 Pro pagdating sa gameplay or sa game testing ng phone na to. Ngayon, kung ano yung isasuggest nyo na lang sa Tecnofobo 4 Pro kapare ko, yun na lang din yung gagawa natin or i-review nating mga game sa susunod na video na gagawin ko para dito sa TCL R25G. Kung interesado kayo, comment nyo sa ibaba. Kung hindi, comment nyo rin yung performance niya pagdating sa gaming. Nakita naman natin na halos lahat ng mga heavy game ay kayang i-sustain itong ating TCL R25G. Kagaya na sinabi ko kapare ko, ang presyo nito is 4,000 to 5,000 pesos lamang. At yun nun, dun pa lang kapare ko, wala ka nang masabi dahil kung kaya niyang i-run ang Genshin Impact up to 30 to 45 FPS, wala ka nang masasabi kapare ko dahil yung ibang game, sure ako nasisiyaw lang sa kanya. Pero yun na nga lang yung problema pagdating na nga lang sa kanya mga support graphics quality, dun lang siguro matitira yung phone na to. Pero for me, overall performance nito is goods and good to buy. Tip lang kapare ko kung maghahanap kayo ng phone at for gaming yung kinakailangan nyo at medyo tight yung budget ninyo, lagi nyo tatandaan na kapag naghahanap kayo ng phone na capable for gaming, dapat okay yung performance siya pagdating sa FPS. Dapat efficient and also accurate yung kaya nyong ibigay. Kung 60-60 lang, ganun. So kung ako yung tatanungin ninyo, itong TCL R25G is good to buy talaga pagdating sa gaming. Pero it depends on your preference pa rin kapare ko, kaya kung ako sa'yo, i-check mo na agad kung ano yung need mo sa isang phone. By the way, kung umabot ka sa part ng video na to, sure ako na abutan mo rin yung sinabi ko kanina sa unahan ng video na kung saan may sasabihin akong good news sa dulo ng video. Which is ito na yung kapare ko. Backstory lang tayo saglit. Usually itong pare ko Steven Tips kapare ko ay nagsimula ng April 11, 2020 kasagsagan ng pandemic at wala akong magawa sa bahay. That's the reason why ginawa at kinreate ko ang pare ko Steven Tips. At ngayon kapare ko, nagulat ako na umabot na tayo ng 3 years and para sa pasasalamat, ipapag-giveaway ko tong TCL R25G ayon darating na April 11. Ngayon, ang mechanics lang naman natin napakasimple, kinakailangan nyo lang kapare ko mag-subscribe sa channel. Follow din ninyo yung ating FB page and also yung ating Bilibili at TikTok. And also kapare ko, i-comment lang ninyo dito sa video na to at sa mga susunod pa natin video yung hashtag pare ko'y third year, okay? Pare ko'y third year. Dapat kung ano yung nakaflash dyan sa screen, yun lang ilalagay nyo, walang capitalization at walang spacing. Dapat hashtag pare ko'y third year and then i-check natin yan sa mga susunod natin video para sa April 13 na kapag roulette natin kapare ko'y ilalive na lang natin yan dito sa YouTube. And then kung sino yung mananalo dun kapare ko'y sa kanya na tong TCL R20 and I hope meron pa tayong mga susunod na phone review para ma-release natin at mapag-giveaway din sa inyo. Ngayon ang tanong kapare ko, goods ba tayo dyan? Syempre, send yun na yung inyong mga comment dyan sa comment section.